Kongreso ng Karapatan. Isang malaking karangalan ng pagpunta ko rito at mag-address ng welcome remarks sa harap ninyo ngayon. Ako ay natutuwa at ang Karapatan ay lumalago, lumalaki, at dumarami ang mga tagapagpatuloy kahit na baliw ang ating presidente. Sa Kongres na ito, kayo ay lalaho ng masigabo at aktibo sa mga gawain ng Karapatan. At katulad ng dati, yung atake ng Estado sa mamamayan ay labanan natin ang pagsisimula ng Estado. Napakahalaga ng 5th National Congress ng Karapatan ngayong araw. Labanan ang pasistang atake sa mamamayan. Ito ang malaking laban na dapat nating harapin, kung kaya't napakahalaga ng ating pag-uusap dito ngayon. May tiranya na nandito na ngayon sa Pilipinas. May diktadura dito sa Pilipinas. Si President Duterte, isang taong ayaw magkaroon ng dissenting opinion o kung sino pa man na hindi sangayon sa kanya. Gusto niya hawak niya ang poder, gusto niya lagi lang siyang tama, at sino man na hindi nag-agree sa kanya, bibirahin niya. Kaya nahaharap ang Karapatan sa napakaraming human rights violations ngayong taon at sa darating na taon. Kaya napakahalaga ng Kongresong ito at napakahalaga ng papel ng Karapatan sa labang ito. So sa talakaw natin, noong panahon ni Noy, umaabot tayo sa 334 na mga biktima ng extrajudicial killings. Lahat po ito ay sa pagsasagawa ng Auckland Bayanihan. Kung mapapansin din po ninyo, marami-rami rin yung illegal arrest and detention at yung mga biktima ng threat and harassment. Ito po yung mga pinatampok natin kaso noon, kung matatandaan ninyo, ng pagpaslang sa ilalim ni Aquino, sa ilalim ng Auckland Bayanihan. Yung kaso po ni Father Pops, Centorio, yung kaso ni Romeo Kapalya ng Panay, Teodoro Escamilla ng Bicol, William Bugatti ng Cordillera, ni William Gertman, ni Judy Capion, si Gini Libuyon, at saka kay William Gertman. Natumang din ang senda, itinayo natin yung campaign against yung karma noong January 2016, at nagkaroon din po ito ng formasyon sa iba't ibang mga regions. Cordillera, sa Bicol, sa Negros, sa Panay, sa Soxargen, at sa ibang bahagi ng Lanza. Sinuportahan din po natin yung kampanya ng Desaparecidos para sa mga kaso ng pagkawala. Panawagan para ilitaw yung mga desaparecidos nung panahon ni GMA at nung panahon ni Lord. Ngayon, sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, dalawang taon si Duterte, no, nakapagtala tayo ng 169 na victims ng extrajudicial killings. Para kumalabas, dalawa ka dalawa in line with offline patayakaan. Pero ang notable po dito, dalawang taon pa lang, halos kalahating milyon na yung bilang ng mga bakwit. Sa ilalim ng offline kakayapaan, yung kaso po ni Jimmy Saipat, yung kaso po ni Ate Nene Lisa Badayos, ni Father Pito Paez, yung kaso po ni Ricardo Mayuni, at iba pang mga biktima ng PJA. Ngunit natupad po yung DCPR, dinuto natin yung Rise Up, nagbigay ng mga training sa pagdokumento ng mga kaso ng extrajudicial killings. No? At patuloy pa rin po natin itong kinakampanyan sa
sa mga kasama sa regions, no, yung pagkatapayo ng Rise Up, lalo-lalo na po doon sa mga lugar kung saan may mga mararaming kaso ng drug-related illness. Ang isang notable na trending nga po ay yung pagpaparami ng mga bilang ng mga gawa ng mga kaso. Sa talakong natin, halos aabot na sa 1,000 yung mga individuals, yung may mga kaso o mga nakakapag na gawa-gawang kaso laban sa kanila. Ang isa sa mga malaking kampanya na ipinasa natin sa administrasyon ko ay yung kampanya laban para sa pagpapalaya ng lahat ng bilanggong pilitikal. Noong December 2016, nagkasa tayo ng isang solidarity fasting leading to December 10. Yung doon po sa peace talks, kahit nagkaroon ng mga deklarasyon ko si Digong, yung Proclamation 360 at saka yung Proclamation 374, tuloy-tuloy pa rin yung campaign natin para po sa pag-relasyon ng usapang pagkakayataan. Kasi ang mahalaga na pinaforward ko natin dito ay yung pagtalakay doon sa kumbaga sa heart yung usapang pagpapayamaan yung ugat ng armadong tunggalian, no? Yung kasunduan sa social and economic reforms at saka yung political and constitutional reforms. Buong nangangalap pong inonomina para sa eventus chairperson at siya naman yung patangi-tangi pag eventus chairperson si Marilao Enriquez. Karapatan! Mabuhay! Sa pagpapalang Pilipinong lumalaban! Mabuhay! Kalaban!